Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. So, eto na po yung bunga ng aking pagpukpok. Ayan. So, nabasag ko na lahat ng serious stones. Sulit na sulit yung binili ko. Ayan yung bigger pieces. Kaso, todong effort to. Sa lahat ng inaquascape ko, eto ata yung pinakama-effort na hardscape. I mean, hindi sa level of difficulty ng scape. Pero yung pagbitak pa lang ng stones, yun. Kasi dun sa, ano ko, 75 gallon, hindi ko naman kailangang bitakin ng sobra-sobra. Like, nilagay ko siyang buo. Dun naman sa, ano, tank ni BJ, ano naman yun, Dragonstone, ganun din sa Godzilla, madali lang silang bitakin. Pero ito talagang serious, sobrang tibay talaga, grabe. So, pagod na ako. And I made a mess dito sa outdoor. Ayan, kita niyo yung mga nagkawarak-warak na styro. Yan kasi yung pinagpatuan ko para naman hindi masyado magambala yung kapitbahay. So, ayan yung mga gamit na ginamit ko. Kanina nga, nagsispark pa yung, yung serious stone. Pag hinahampas ng feeling ko kanina ako si Thor na may manipis na hammer. So, yun. Bawat piece ng makita kong seryo pinupulot ko. So, sayang kasi. Ganun ko pa yung kanina para makuha yung mga maliliit na pieces. Importante kasi to. Lalo na pag gumagawa tayo ng detailing sa aquascape. Ayan yung makakapagpabigay buhay sa tank nyo. Yung mga maliliit na pieces na yan. Hindi magiging maganda yung itsura ng aquascape or ng hardscape nyo kapag puro malalaking bato lang yung nilagay nyo. Kailangan nyo ng mga details para maganda yung blending or yung transition from dun sa malalaking bato papunta dun sa sand na ilalagay nyo.